Yan, good morning mga ka-happy. Magandang umaga sa inyo dyan. Bago tayo magpagkain sa ating mga alaga, mag-almusal muna tayo mga ka-happy. Inom tayo ng gatas. Yan. Kain muna tayo mga ka-happy, Biko. Mga kahapi, dito tayo sa ating ano naman, munting manukan. Yan mga kahapi, ang ipakita ko naman ulit yung mga alaga nating manok. Ang pag-usapan natin ngayon mga kahapi, ito yung hawak ko, ito yung tapit niyo yung camera dito. Ito yung native chicken na lalaki. Yung mga heritage chicken ko, yung mga Rhode Island Red, matanda pa ito mga kapi. Yan yung anuhin natin kung bakit mayroon pa rin akong mga alagang mga native chicken. Yan yung ayano natin sa mga, kasi marami ding magsimula mag-alaga ng manok para malaman nila kung anong mas maganda o kung native or heritage chicken. Yan mga kapi, ito yung sa labas ng range ko, yung mga native chicken na ano. Dito naman tayo sa ating loob ng ating, dito naman tayo sa ating munting manukan. Ito yung mga native chicken natin mga kahapi, kasama sa ating mga pabuk. Ito native chicken natin mga kapi, oh, maganda naman sila. Oh. Umaya, pag-usapan natin kung anong mas maganda sa kanila, yung native chicken at saka yung heritage. Ito mga kapi. Oh. Dito naman tayo sa ating mga Rhode Island Red, yung mga heritage chicken natin. Ito nga kayo. Uy, natakot. Ito naman mga kahapi, ito yung mga Rhode Island natin.
i-compare natin sa native, mas mabilis talaga silang lumaki mga kapi. Mas matanda pa yung hinawakan ko kanina kaysa dito. Mas malaki yung ano natin, Rhode Island Red natin. Pero pag-usapan natin kung bakit pareho ano sila, anong mas maganda nilang alagaan. Yan yung pag-usapan natin ngayon mga kapi. Ayan mga kapi, pag-usapan natin ngayon yung anong mas maganda yung alagaan natin, yung native chicken at saka mga heritage chicken. Ayan mga kapi, kaya kasi may nagtatanong kung bakit mga heritage chicken daw madali makasakit. Saka ano, sa tingin ko naman po mga kapi, ang mga heritage chicken, okay naman sila alagaan. At saka pwede naman sila i-pre-rinse at saka parehos naman sa native chicken sila alagaan. Tapos maganda po din sila mga kahapi dahil mabilis sila lumaki kaysa native chicken. Yan po yung kagandahan sa heritage chicken na inalagaan ko na RIR, kasi mabilis silang lumaki kaysa ikumpara sa ano, kaya maganda rin sila mga kahapi. Tapos mga kahapi, kaya naman sila magkaroon ng mga madali sila magkasipon dahil sa ano, kung maulanan lang siguro, ganyan. Kailangan din yung mga alaga natin, mga heritage, mayroon silang mga bahay na mapasilungan. Yan po yung mga pinaka-importante sa kanila, mayroon silang bahay na masilungan. Kasi yan yung pinaka-maganda, kahit sa mga native din, kailangan din sila na may masilungan para kung tag-ulan, hindi po sila basta-basta magkasakit. Yan po yung kagandahan sa mga heritage chicken mga kapi, na mabilis sila lumaki at saka sa compare natin sa ano, disclaimer lang ko kung ano, kasi hindi naman ako expert dito, sinishare ko lang kung anong nalaman ko sa aking pag-alaga ng mga manok, kaya ini-explain ko lang din kung anong mas maganda. Ito naman mga kapi, yung native chicken mga kapi, mas maganda din silang alagaan dahil pinakawalan ko lang sila dyan at saka ano, maganda maglimlim mga kapi, kaya hindi ko sila pwedeng walain. Kailangan ko rin yung mga native chicken dahil maganda silang alagaan, dahil sa sila yung maglilimlim. Kung meron po tayo mga fertile eggs sa mga heritage, dahil hindi po sila maglilimlim. Yan yung kagandahan sa native chicken mga kapi. Kaya pareho sa tingin ko mga kapi, pareho silang mas maganda, kasi kung ano natin, quality yung mga heritage dahil mabilis lumaki at saka mas malaki kaysa native chicken at saka dual purpose po. Ano, yung heritage chicken, yung mga katulad ng mga RIR, BE, BPR, madali silang lumaki kaysa mga native. At saka mga kahapi, dual purpose sila dahil magano sila ng itlog. Ang mga native chicken naman, sa isang taon, kunti lang yung itlog nila kaysa mga BPR at saka RIR. Yan po yung kaibahan nila. Pero ang native chicken mga kahapi, kahit matagal silang lumaki, maganda naman silang alagaan dahil sila yung tumutulong sa mga heritage natin. Kung wala tayong incubator, yan yung gagamitin natin na pampalimlim sa ating mga fertile egg. Yan lang po yung sinasabi ko sa mga bagong mag-start na magmanukan. Maganda din na mayroon talaga tayong mga native chicken. Saka puro naman sila maganda alagaan mga ano, mga kapi. Ang native chicken, magkasakit naman din sila kung masubrahan, kung tagulan, malamigan. Kailangan sila ng bahay katulad ng ano, katulad din ng may mapasilungan sila ng mga heritage chicken. Kasi
kahit naman tayo mga tao, kung magbasa-basa tayo ng ulan, magkasakit din tayo. Yan yung inano sa ating mga alaga, mga kahapi, na kailangan secure at saka mayroon silang masilungan na bahay pag tag-ulan at saka pag tag-init naman, hindi sila masyadong maano sa init. Yan yung na ano ko mga kahapi, disclaimer lang, kasi hindi naman ako expert sa pag-alaga. Yung sinasabi ko lang mga kahapi, sa akin lang pong ma-experience sa aking pag-alaga ng mga manok, mga hayupan. Yan yung ano mga kahapi na native chicken at saka heritage chicken, parehas po sila maganda. Wala po akong masabi na kung hindi maganda alagaan yung native or yung heritage, dahil ang heritage daw ano, kailangan may bahay. Yung mga native, kailangan naman din na may bahay sila, mapasilungan at saka mapaitlugan. Yan lang yung masabi ko mga kahapi. At yan lang, at maraming salamat at sa mga ano dyan, shout out sa lahat ng mga kaibigan ko dyan. Ayan lang. Thank you.